inabutan na kami ng bagyo, hindi naman kami nakalikas talaga dahil parang may pag-asa din kami na medyo ligtas kami dito eh. Saka yung anak ko naman na may-ari nitong bahay na to, malakas din naman ang loob at saka andito kami lahat, pati mga apo ko. Nung umaga na yon, may natira pa man sa aming kaputol na bahay, gawa namin yung yun, hindi naman talaga totally na yun ay kasabay dito. Kumbaga ito, huli lang namin nagawa, pero siya ang nauna nawala. Dahil ang hanap buhay ng asawa ko ay sa dagat lang. Ang ginawa ng mister ko, nakihiram na lang ng bangka para siya makapalaot ulit. Kaya ngayon, hindi pa namin alam kung paano namin mabubuo yan. Ngayon ko po naranasan yung lakas ng bagyo. Nasa 60 apo, hindi ko alam kung saan ko sila isisiksi. Pinasok ko yung aking mga apo sa ilalim ng lamisa. Inisip ko na hindi na kami makaligtas. Inisip ko na may magibaman at may hulog man na bagay, hindi tatamaan ang 60 apo. Kung sino man po ang makapanood sa amin, kailangan lang po namin kahit luna. Kasi wala po kaming masisilungan, lalo na po yung 60 apo. Mga notebook ng aking mga apo, kasi nag-aral na po yung lahat ng aking mga apo, nabasa po lahat. Pasok ko na po sa Lunes, wala po ako talagang pambili. At salamat po doon sa Tzu Chi Foundation. Kayo po yung unang-unang nakarating dito sa amin.